muna tayo tumayo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Rachel, pangunahan mo ang panalangin. Amen. Magandang umaga, klase! Bago kayo magpo, ay tiyakin maayos ang inyong mga upuan at siguraduhin walang kalat sa silong ito. Kalihim, sino ang lumiban sa araw na ito? Wala? Mabuti kung ganun. Nung nakarang araw, klase, natalakay natin ang tungkol sa kwentong bayan na pinamagatang ang munting ibon. Sino ang nais makapaglahad muli ng ating naging talakayan noong nakaraang araw? Subukin mo, Grace? Tumpa, tunay mo ang naunawaan ang ating naging talakayan noong nakaraang araw. Bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na itong klase, ay bibigyan ko muna kayo ng isang gawain at tatawagin natin itong Riddle, Riddle lang. Ngunit bago ang lahat, ay papangkatin ko muna kayo sa dalawang grupo. Simulan pagbibilang, lasiste. Kung ngayon, ay maaari na kayong pumunta sa inyong mga kagrupo. Ang unang grupo ay mananatili sa kanang bahagi ng ating silid-aralan at ang ikalawang grupo ay mananatili sa kaliwang bahagi ng ating silid-aralan. Kung ngayon, nasa kanya-kanya na ba kayong mga kagrupo? Makinig na mabuti sa aking mga pagrupo. Bawat grupo ay kailangan magtalaga ng isang kinatawan na siyang magbabasa sa mga katanungan. At ang ibang miyembro naman ng grupo ay kailangan magtulungan upang sa gayon ay masagot ng tama at wasto ang mga katanungan. Bawat tamang sagot ay may kalapit ng isang puntos. Mayroon lamang kayong dalawang minuto para sa gawa ang laro ito. Paalala klase na ito ay pabilisan sa pagsagot. Kung kayo ay naghihirapan, ay maaari kayong mag-pass, ngunit bawat pass ay mababawasan kayo ng isang puntos. Kung sino ang grupo ang may pinakamaraming puntos at may pinakamabilis sa pagsagot, ay siya ang mananalo. Maliwanag ba klase? Okay, kung gayon, toss coin tayo. Unang grupo, head or tail. Okay, head. Kalawang grupo, head or tail. Okay, tail. Kung gayon, ay aking ipapaikot. Okay, head. Nanalo ang unang grupo. Kung kaya naman klase, ang unang sasagot ay ang ikalawang grupo. Paalala klase na dalawang minuto lamang, okay? Okay, kung gayon, anong oras ay magsisimula na? Ipot, ipot at si amomodo. Maaaring magbasa
amin ng sabay-sabay klase, ipot-ipot at si amunong. Kung gayon, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan sa araw na ito, at upang maibigay nyo yung klase, ay kailangan lamang ninyo kunan yung mga nawawalang letra dito. Upang sa gayon, ay maibigay ninyo ang kasing kahulugan ng mga salitang salunggitan. Maliwanag ba klase? Okay, kung ngayon, sino gustong magbasa sa unang pangungusa? Subukin mo, Dea. Maraming salamat. At sino naman sa inyong klase ang makapagbibigay kung ano nga ba ang kasingkahulugan ng salitang na sulungguhitan na duwag? Subukin mo, binibigin mo, guy? Tumpak! Bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Mahina ang loob ng klase ang kasingkahulugan ng salitang duwag. Kung ngayon klase, sino naman ang gustong magbasa sa ikalawang pangungusap at makapagbigay kung ano nga ba ang kasingkahulugan ng salitang na sulungguhitan? Subukin mo, Risha Banda. At ano ang iyong kasagukan? Magaling, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Ang kasingkahulugan na klase ng salitang lumaon ay nagtagal. Yan. At sino naman sa inyong klase ang gustong magbasa ng tatlong pangusap at makapagbibigay ng kasingkahulugan ng salitang na sulungguhitan? Subukin mo, Miracle. Hayaan na tanong yung kasagutan. Tumpak, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Ang kasingkahulugan ng klase ng salitang umilap ay umiwas. Ayan, para naman sa ating ikaapat na pangungusap, sino ang gustong magbasa at makapagbigay ng kasingkahulugan? Subukin mo, Jonathan. Okay, ano ang iyong kasagutan, Jonathan? Tumpak, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Ang kasingkahulugan ng klase ng salitang tumuo ay nagpunta. Okay? At sa panghuli namin pangungusap klase, sino ang gustong magbasa at makapagbigay ng kasingkahulugan ito? Subukin mo, Angie. Okay, ano yung kasagutan, Angie? Tumpak! Bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Ang kasingkahulugan ng klase ng salitang pulutong ay grupo. Ayan! Kung kaya naman klase, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay ang salita at kasingkahulugan ng mga salita nito? Duwag, mahina ang loob, lumaon, nagtagal, umilap, umiwas, tumungo, nagpunta, pulutong, grupo. Naibigay nyo ang klase kung ano nga bang kasingkahulugan ng mga salita na salunguhitan sa loob ng ating pangungusap. Kung kaya naman klase, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan at bago ko babasahin ang kwentong pinamagatang si Ipot-Ipot at si Amumomo, ay kailangan niyong makinig ng mabuti sa akin. Dahil mamaya ay magtatanong ako sa inyo. Maliwanag ba? Okay, at kung maaari, ay kailangan niyong itala sa inyong mga kwaderno ang mga mahalagang mangyayari na aking mababanggit. Maliwanag ba? Ngunit klase, anong dapat natin sa alang-alang kapag ako'y nagbabasa? Subukin mo, Albert? Okay, makinig ng mabuti, walang makikipagdalgalan, walang maingay, at syempre, magtalakayo sa inyong mga kwaderno. Maliwanag ba? Okay, kung ganun. Ngunit bago yung klase ay meron din ako hinihanda sa inyo na isang
laro. At tatawagin natin itong gising. Bakit pinamamalitan mo raw na duwag ako?
Sadyang ayatong maitim ang budhi mo. Sige, bukas ng gabi ay pupunta ka sa plaza, sa harap at lahat ay patutunayan ko kung hindi ako duwag. Hayan na, ano kaya ang mangyayari sa pagitan ng ipot-ipot at ang mga klase? Matutuloy kaya ang laban? Ipaliwanag, kung gayon, pasa muli ang box. Baboy, at ang kalatik na pangalan ko ay si Jonathan. Matutuloy kayo ang laban ito? Sabi ni Jonathan na matutuloy raw ang laban niya mungong at ipot-ipot sapagkat gusto na ang ipakita ni ipot-ipot na hindi siya duwa. Okay, magpapatuloy muli natin ang kwento. Hoy, ipot-ipot, huwag kang balat sibuyas at ngayon naghahangod ka ng isang labanan. Iyong liit mong yan, pupulbusin kita, ha ha ha. Sige nga, sinong dadalhin mo para sa labanan? Ang isang gorillang tulad ko? Nagmamalaking tanong ni Amomomo. Ayan ang klase. Sino kaya ang magwawagi? Sinong pinapanindigan ng unang grupo? Si ipot-ipot, ikalawang grupo. Si Amomomo, malalaman muli natin sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ayan na, Diyos ko, dito na natin malalaman. Mag-isa akong pumunta, subalit gusto mo, ay dalhin mo pa lahat ng mga kaibigan mo. Matatag na sabi ni ipot-ipot. Lalo tumatawa ng tumatawa si Amomomo. Gusto mo, ay dalhin mo pa lahat ng mga kaibigan mo. Lalo tuwang-tuwa na naman si Amomomo. Mag-isa akong pumunta ha, maganda yan. Para makita mo kung ano ang gagawin ng mga makapapanood sa labanan ng isang halitaptap at isang malaking gorilya. Maagang dumating si ipot-ipot at maya-maya pa ay dumating na rin ang pulutong ng mga gorilya. May dala-dala ang mga itong malalaki at mahahabang pamamalo. Masigla silang nagtawanan at sapagkat para sa kanila ang paghahamon ni ipot-ipot ng labanan ng isang malaking kahibangan. Pagkakita niya ang mga kay ipot-ipot ay inutusan niya agad ang mga kalahin at atakihin ang naghihintay na aritaw-taw. Subalit, mabilis itong lumipad at dumapo sa ilong ni Amomomo. Nagunahan ang mga unggoy sa pagpalo sa aritaw-taw na nakadapos sa ilong ng kanilang kasamahan. Subalit, ito ay makalipad palayo kaya't ang ilong ni Amomomo ang hinabot ng mga pamalo. Bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay sa ilong naman ng isa pang gorilya, dumako ang alitaptap. Munang sinugod ang ibang mga gorilya ang alitaptap. Subalit, tulad ng nangyari kay Amomomo, hindi na rin nila tinamaan ang alitaptap, kaya ang ilong naman ng pangalawang gorilya ang tinamaan. Bumagsak din ito sa lupa. Kung gayon, ang nangyari sa iba pang mga gorilya, pinalo nila ang alitaptap na nakadapos sa ilong ng isa sa kanila, subalit halip na tamaan ito, ang mga gorilyang sa isang bumabagsak sa lupa dahil mabilis na umilag ang alitaptap. Hanggang saksak mata ay bumagsak sa lupa ang lahat ng gorilya. Ngayon, sino sa inyong mga gorilyang nagsasabing duwag ako? Ang mataginting na tanong ni alitaptap. Yukong-yuko ang mga ulo ng gorilya, bahagang buntot dahil sa kahihiyang dala ng nangyari kaya hindi sila nakapagsalita. Tingnan mo muna sila ng alitaptap at umiling-iling sa kinahihinat na ng pulutong ng mga unggoy. At saka ito, tahimik na lumipad palayo upang ipagpatuloy ang kanilang sariling lakad tulad ng dati. Upang lubos ninyong maunawa ang klase ay aking babasahin ni ang kwento. Maliwanag ba? Okay, kung gano'n, pakinig muli. Isang gabi, tahimik na lumilipad upang dumalaw sa kaibigan si ipot-ipot, isang alitaptap. Tulad ng dati, daladala niya ang kanyang ilawan. Maya-maya rin ang salubong niya ang isang buskador na kurilyang nagnangalang ang momo. Hi, ipot-ipot, bakit ba lagi mong daladala ang iyong ilawan? Nakatatawa ka tuloy tignan, ha ha ha! Ang sabi niya ang momo habang balundag-lundag na tumatawa sa harap ng alitaptap. Ngayon, sino ang mga gorilya na nagsasabing duwag ako? Ang matalinting na tanong ng maliit na alitaptap. Yukong-yuko ang mga gorilya.
Bahagang buntot dahil sa kahihiyang dala at nangyari kahit hindi sila nakapagsalita. Tingnan mo muna sila ng manitap-tap at umilingin sa kahitnan ng isang lutong ng mga unoy at saka ito ang tahimik na lumipad palayo upang ipagpatuloy ang sariling lakad ng dati. Maliwanag ba klase? Naintindihan niyo ba? Kung tunay niyo nga kung naintindihan klase, ay maaari niyo ba ka? Isalaysay ang pagkasunod-sunod ng kwento. Muling ipasa ang box. Okay? Sino ang nabulat mo? Ginoong Alcantara? Ang elevante. Kung kaya naman? At ikaw yon, Jessica Bautista. Anong siyong sagot? Magaling, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Sa pagkatapos ng pangyayari ng klase, ano ang nangyari? Ipasa mo rin ang box. Oops! Ano yung nabunot? Ang ahas. Ang ahas na klase, I see. Ang ahas, kung ang malaki, ang ahas sa likod ay si Genevieve. Pagkatapos ng pangyayari ng klase, anong susunod? Mahusay, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Muli ipasa ang box klase. Okay? Ano yung nabunot? Ang zebra. Ang kalapit na pangalan sa likod ng ating zebra ay si Michelle. Ano ang iyong kasagutan? Magaling, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. At nagsibagsakan ng klase ang mga unggoy. Okay, pagkatapos yung klase, anong muli ang nangyari sa loob ng kwento? Ipagpatuloy ang pagbasa ng box. Okay, ano yung nabunot? Ha? Ang ating lion. At ang malaking na pangalan sa likod ng ating lion ay si Mira. Ano yung sagot? Magaling, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Hayaan at nagpatuloy na nga si ipot-ipot ng kanyang lakad tulad ng dati. Kung kaya naman yung klase, naiintindihan nyo man ang mabuti? Okay. Kung gayon, basaktan nyo na pakinggan ano ang makatotohanan ng pangyayari at inyo na rin naranasan. Subukin mo. Okay, Ginoong Ramos. Mahusay, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Sabi ni Mr. Ramos, noong siya ay nasa elementarya, siya ay palagi inaksar at binubuli ng kanyang mga kaklase dahil siya ay sakitin at patpatin. Minsan pa ay tinawag ka, ng guro, ng iyong guro at hindi ka nakasagot, ay lalo na naman ang pangasar sa iyo. Kung gayon klase, sa mga ganong klase ng tao, ay huwag na lamang natin silang pagtulan ng pansin. Okay ba? Alam kong lahat na tayo ay nakaranas ng pagbubuli. Kaya naman, ang nais ko lamang sabihin sa inyo na kung nakaranas man tayo ng ganong klase, ay huwag na lang natin sila pagbunan ng pansin bagkus. Kailangan natin magsumikap sa ating mga sarili upang patunayan sa kanila na mali ang kanilang mga karatang uhusga sa atin. Maliwanag ba klase? Okay. Maliban sa sagot ni Ginoong Ramos, sino pa sa inyo ang nakaranas na ng pangbubuli o pangasar tulad ng ginagawa niya ang momo sa loob ng kwento? Subukin mo. Binibigyan siya din. Magaling, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Sabi naman ni Binibigyan siya din na nung siya ay nasa elementarya rin, palagi siyang inaasar dahil siya ay maitim at mapayat. Minsan pa, ano yun? Okay, tinatawag ang kanyang bag.
kung kaya naman minsan na hindi na siya pumapasok dahil nga natatakot daw siya. Okay, klase? Naiintindihan nyo ba ng mabuti ang ating naging talakayan sa araw na ito? Okay, kung kayo ay nalilito kayo sa inyong mga grupo dahil magkakaroon muli kayo ng isang gawain at tatawagin natin itong story map. Kailangan nyo lamang gawin klase ay ilagay ang tauhan, taguan, problema sila rin sa loob ng kwento at kung paano nyo ito mabibigyan ng solusyon. Okay ba? Meron lamang kayong 5 minuto klase para isagawa ang gawain na yan. Okay ba? Okay kung gayon, magsisimula na. Gaya na lamang ng nakalaki natin sa araw nito.
Okay, sa puntong to klase, sino naman sa inyong makapagbabahagi kung ano nga bang aral ang napulot nyo base sa ating naging talakayan o naging paksa sa araw na ito? Subukin mo, binibining ang ulo. Mahusay, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Ito nga klase ay ang pagkakaroon ng respeto sa bawat isa o kahit na sino mang nilalang dito sa mundo. Kailangan natin maging sensitibo sa mga kailangan natin maging sensitibo sa damdamin ng iba upang sa gayon ay maiwasan natin ang gulo o away. Okay, sino naman sa inyong klase ay makakagugo ng ating naging talakayan sa araw na ito? Subukin mo, binibining kambri. Okay, ayan. Kung ngayon klase, ay mayroon muli ako isang inihanda kung sasaktan. Kung kaya naman, ilabas ninyo ang inyong bolte. Basahin na mabuti ang pangunong klase, okay? Okay, kung gayon, ito na. Mayroon lamang kayo ang 5 minuto para sagutan niyang klase, okay ba? Kaya yung oras ang simula na. Okay, 1 minuto na lamang klase. Okay, tapos na. Makipagpalitan sa inyong mga katabi sa pagkakagin ng wawas o inyong mga naging kasagutan. Makinig na mabuti. Number 1A, 2B, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8D, 9A, 10A. Kung gayon, ipasa ng papel paharap. Maliwanag ba klase? Kung gayon,